Welcome to Donmar TV News Channel. Proceedings like this, witnesses like the one we have now find it really hard to appear in proceedings like this. Now he is being pressed to answer questions on a matter that he thinks he's sensitive about that because maisasabi Madam niya Chair, kung sino yung mga Madam tumulong Chair. Sa kanya. Yes, Madam Chair, let me finish, that. Please. Madam I'm Chair, the chair just here. Just a point of order. I'm the chair here. Just on a different matter, Madam Chair. I'm the Madam chair, chair here. Madam Chair, very respectfully, it's a different matter, Madam Chair. Go ahead. Madam Chair, it's a different matter. Madam Chair, may I just sit here and listen to you without being intimidated? Because my seatmate here is intimidating me. You can try. No, Madam Chair, I am trying to ask questions. He told me here, hindi kita papopormahin. And then he tells me here, nabubuo ba pangarap mo? You are depending evil, etc. So, Madam Chair, I'm trying to get to the bottom of this. At kung totoo sinasabi, tatabihan niyo ako na itra-trash talk ako. Siguro naman bilang isang senador, I never did that to any of my colleagues. And I consider him a friend. So it's just a point of order, Madam Chair. I can move. Can you make sure he doesn't follow me? I will listen to you. If it takes you 2 hours, Madam Chair, you are the chair, I will follow. But I just wanted to explain bakit mali yung premise niya kanina. Because I gave a privileged speech. And if you look at item C of the agenda, it's my privileged speech. And it's not true that I have been speaking for an hour because I started at 1:45 and 12:45. And if you look, we have given the same leeway to any other senator. So the nation wants to know, nagsasabi ba siya ng totoo hindi, I'm here to interpolate. So if I'm not going to be given that chance by the committee, uwi na ako. Inintay ako ng asawa ko eh. Oh, yan sa niya mamo, sabi niya sana, umuwi na ako. We are giving you the chance, so if you can limit your questions please, because you are indeed consuming a lot of time. Madam Chair, please go ahead. Madam Chair, may I ask this one question? Yes, please. We have all the time in the world. Ano ba mas importante, lumabas ang totoo? Or is this just a demolition job against Duterte so we don't care? I mean, you cannot give me 1 hour or 30, 45 minutes. Samantalang lahat na, susunod ko nga ang tanong kung si Jose Rizal, si Duterte pa rin ang pumatay. Let's not resort to that, please. Go ahead. Madam, okay, we're giving you. I'm giving you the time. But please try to wrap it up because you've been consuming more time than the rest of the senators and that is not... Madam Chair... We waited for everyone. It is not true I'm taking up more time because I'm taking their time. Madam Chair, we have asked all of them. We have given them enough time. Go ahead, please. Madam Chair, can you stop? Just continue. Can Senator Trillanes stop talking to me? I mean, I don't want to talk to him, but he keeps talking to me. Senator... I will put this between us. Senator Sunny, can you please Madam Chair. Transfer? So yes, I will transfer, Madam. I will, Madam Chair. Yes. Ganito lang po yan. Kasi magtabi. Masyadong mahaba yung mga pasikot-sikot, masyadong madaldal. Kumbaga, minsan it's quite annoying and irritating already. Ito yung reaction nun ni Trillanes patungkol sa speech ni Pangulong Duterte kahapon, kagabi. Diba? Madaling, kagabi nga ho. So sabi niya ay sa mga anak maka Duterte, wala na sigurong justification sa kanyang dereliction of duty. Masakit man sa pride ninyo pero punahin nyo naman. He doesn't deserve you. Grabe ang sakripisyo nyo sa may at mayang pagdidepensa sa kanya pero wala naman siyang pakialam sa inyo lahat. Una-una, we are not defending the president because dahil lang meron kaming kapakinabangan. Ha? Una-una, pag meron naman talagang sablay, talaga naman po naming binabanatan din ang mga nasa gobyerno. Pero ang Pangulong Duterte, nakikita naman namin na yung kanyang puso nasa tama naman ho. Hindi yun naman ho natin sinasabing lahat na lang ng decision ni Pangulong Duterte ay tama. Ha? Malinaw naman ho yan na tao lang si Pangulong Duterte. Wala naman hong tao na perpekto. So natural, meron ding pagkakamali si Pangulong Duterte minsan-minsan. Pero kung ito'y ating titimbangin, napakadami naman po ng ginagawa niyang tama. At sigurado rin naman po tayo dahil po ang kanyang puso ay para naman talaga sa mga Pilipino.
ikaw, Trillanes, kaya ka binabanatan, hindi dahil sa dinidepensa lang namin si Pangulong Duterte. Kaya ka namin binabanatan, eh, kasi talagang sablay ka lang. Una-una, wala kang nagawa sa Senado eh. Nag-ngaw-ngaw ka lang ng ngaw-ngaw dyan. Nagmukha ka lang. Hindi ko nga alam, Trillanes, kung ikaw ba'y naging senador o naging talk o host. Host lang ng mga ano, ng mga celebrity host. Parang ganon. Celebrity talk show. Ganon. Parang ganon lang ang ginawa mo sa ano, sa Senado. Yan naman noon talagang totoo. Hindi porkit binabanatan ka namin, depensa na kagad kay Pangulong Duterte. Hindi ka namin tatantanan kasi ikaw talaga may saltik ka. Ikaw ang senador na pinakawala sa hulog. Ha? Sabi ko nga sa'yo, subukan mong tumakbo ulit, senador. Tingnan ko kung manalo ka pa. Kung dati, nakaloko ka. Okay, akala ng mga tao noon, ikaw yung... totoo naman to eh. Akala talaga ng tao noon, ikaw ang pinuno niyang magdalo-magdalo na yan. O yung lumaban dyan sa awkward-awkward na yan. Nakala mo may pinaglalaban. Eh, hindi naman pala. Ikaw lang naman, saling pusa ka lang naman daw dyan. Sabi ng mga official dyan, saling pusa ka lang. Tapos no, gusto mo nang may nakita kang media, yun, nagpalabas-labas ka, palakad-lakad ka, pero wala naman talagang purpose, ba't ka lagdalakad sa labas? Ibig sabihin, mahilig lang talaga sa media. Kulang ka sa pansin, o baka kulang ka sa arugan ng bata. Hindi, yan o talaga ang totoo. Sabi, kwento ito ng mga nakasama doon sa awkward-awkward na yun. Hindi naman daw, saling pusa nga daw yan eh. Nakita nyo nung nakaupo sila, yung nakalinya na sila, wala nga siya doon eh. Ha? Saling pusa nga daw yan doon. Nakikijoin-join lang. Tapos nung may nakitang mga media sa labas, naglakad-lakad sa labas. Ha? Para tawagin siya ng media. Boss, boss, boss! Anong nangyayari? Bakit kayo nung pinaglalaban nyo? Tapos biglang nagsalita na sa labas. Wala ka naman daw ano dyan. Wala kang ambag. Parang sa mga nag-iinuman. Ha? Daldal ka lang ng daldal. Alam mo yung mga sa mga nag-iinuman? Yung bumabangka ba? Pero pagdating mo sa bayaran at saka bilihan ng mga pulutan, wala kang ambag. Sa bilihan ng mga inumin, wala kang ambag. Ganun ka daw nun sa awkward, wala ka namang ambag. Mabunganga ka lang talaga. Ah, sa mandaling salita, ah, balakatak lang daw yung bibig mo. Walang katuturan yung bibig mo, daldal ka lang daw ng daldal. Pero sa totoo lang, maraming naloko noon. Akala ng mga tao noon, etong si Trillanes, eh siya yung leader. Eh, hindi naman pala. Naglider-lideran lang. Mana kayong magsama ni Robredo, ha? Lider-lideran lang ang datingan. Yan noon, totoo. Nakikisaliw lang yan. Di ba nga sabi nga ni Pangulong Duterte, kwento ni Pangulong Duterte, kaya lang naman daw yung pumasa dahil yung tatay niya, opisyal. Baka nga daw hindi nag-training yan. Trillanes, matanong nga kita, nag-training ka ba talaga? O baka nandun ka lang sa loob ng tatay mo, sa opisina ng tatay mo, pahiga-higa doon.